Hello mga kapongski! Welcome back to my channel, Elats Vlog. At ngayon, pag-uusapan natin kung ano nga ba ang QVC at kung ano ang process nito sa Pilipinas. Tatalakayin rin po natin kung ano po yung mga affected visas para po makapag-undergo sa QVC at yung mga exempted visas holders. Without further ado, let's start this! Nga po mga kapomski, maraming nagtatanong kung ano nga ba ang QVC. Sa mga hindi pa po nakakaalam, lalo na yung mga baguhan, ang ibig po sabihin ng QVC ay Qatar Visa Center. Doon po nangyayari o nagaganap yung signing of contract, biometric, at saka po yung medical. Para po pagdating po natin ng Qatar is hindi na po tayo mag-undergo ulit ng medical para sa ating pataka or para sa ating residence ID. So, dito na po siya sa Pilipinas mangyayari at gagawin. Ang usually pong katanungan mga kaponski ay, what if yung local hired ka? Nag-work ka sa Qatar and then nag-resign, then nakahan ka ng bagong employer, but then kailangan mong mag-exit sa sarili mong bansa para mag-undergo process ng QVC. Ganito po yan. Ang iba pong employer is hindi sila kumukuha ng agency sa Pilipinas, which is sarili mong sikap yung pagpa-process ng mga documents sa POEA, at sarili mong sikap mag-process ng mga documents na kakailanganin mo dyan sa Qatar. So bali ka po yung makikipag-communicate mismo sa iyong employer, which is sobrang napaka-hassle po niya. Unlike po dun sa mga company na willing magbayad para sa agency para tulungan ka mag-process at mapabilis yung iyong proseso para makabalik agad at makapagtrabaho sa Qatar. At para naman po dun sa mga OFW yung nagtatanong na nakahanap po ng bagong employer sa Qatar at pinabalik po sila ng Pilipinas para mag-undergo po ng QVC, bago po kayo makapag-undergo ng QVC ay kailangan nyo po munang i-process po yung POEA requirements or documents galing po sa yung mga documents na galing po sa inyong employer, na which is attested po ng follow, at saka ipaprocess nyo po yun, dadali nyo sa Pilipinas, ipaprocess nyo yun papuntang POEA, kasi yung POEA process at saka yung QVC process ay magkaiba po siya. Yung POEA ay para po yun sa Pilipinas. Yung po yung legal processing na ang way ng processing ng Pilipinas. Kailangan mong dumaan sa POEA para maging legal ka bago ka lumabas ng bansa. Yung QVC naman po is yun po yun yung project ng Qatar na para mapabilis po yung pagtatrabaho mo sa kanila at para maging legal. Kasi minsan po ang nangyayari, nung wala pang QVC, yung mga ibang OFW, pag pumipirma dito ng contract sa Pilipinas, pagdating sa ibang bansa or pagdating doon sa Qatar, is iba na po yung kanilang agreement. Iba na po yung sahod, lahat po ng rules and regulations na nakasaad sa pinirmahan nila doon sa kontrata nila sa Pilipinas ay magkasalungat po doon sa kontrata na natanggap nila sa Qatar, especially po yung sahod. Mataas yung sahod nila sa Pilipinas sa pinirmahan, pero pagdating po sa Qatar is mababa. So, yun po yung benefits ng QVC. Mapoprotektahan po ng QVC ang bawat OFW po na mag-iibang bansa papuntang Qatar. So, aside po doon, is mapapabilis po yung process. Which is, pagdating mo ng Qatar is hindi mo na po kailangan umulit o hindi mo na kailangan pa-medical ulit para sa iyong ID. Kasi pagdating mo po doon, yung employer mo mismo ang magbibigay sa iyo ng ID, which is your residence ID nyo po. At para po doon sa mga OFW na nagtatanong, paano kung wala po kaming agency? Sarili lang po namin ang magpa-process po ng mga documents po sa Pilipinas at mag-undergo ng QVC. So, may mga katanungan po ang ating mga kababayan, kasi yung iba takot pong mag-undergo ng QVC kasi matatagalan, kaso ganyan, kaso ganun.
Yes po, matatagalan po talaga. Dahil po sa process po ng QVC. Parang hindi naman kayo nag-back to zero kasi meron na po kayong employer sa Qatar. Ang mangyayari na lang po niyan is yung process po ng legal documents po sa QVEA para magkaroon po na kayo ng record as an OFW po ng Pilipinas. So, yun lang po yung pinakamatagal na process. Actually, depende po siya sa agency at saka sa employer nyo kung paano po yung communication nila kasi ang hirap po ng communication kasi ahead po ng 5 hours ang Pilipinas sa Qatar. So, hapon na dito, umaga pa lang dyan. Magpo-close na yung office dito, magbubukas pa lang po sa Qatar. So, napakahirap po ng communication. Kaya po, tumatagal po yung process po sa PUEA. Kasi meron po mga documents na manggagaling sa iyong employer na kailangan po nilang i-comply po doon sa polo at isi-send po nila yun papunta dito sa Pilipinas. Yun po. So after naman po ma-comply po lahat po ng requirements ng agency at saka ng iyong employer, yung agency po ay magse-set po ng medical po para po sa PUEA. So yung medical na yun, isa po sa requirements para sa PUEA. Para po bago po kayong mag-QVC is makiklear na po kayo kung mayroon po kayo, kung unfit pa kayo or fit. So malalaman nyo na kung may sakit kayo o wala. Kung unfit pa kayo para unfit po kayo para magtrabaho po sa ibang bansa. So dun pa lang po, first step, malalaman na po agad nila kung magpo-proceed po kayo sa QVC. Then, ang result po nun is 2 to 3 days po, malalaman na po yung results po ng medical nyo. So after that, once po na lumabas na yung results po ng medical, ikaw mismo or yung agency ang kukontakt sa employer mo para mag-set ng appointment para sa QVC. Okay? So, kung gusto mong mapabilis yung process, dapat nakikipag-communicate ka both parties, sa employer at saka sa agency. Pag sinabi ng agency na huwag ka na makipag-communicate sa employer mo kasi kami na ang bahala makikipag-communicate doon since kami yung agency mo, kami na ang bahala sa lahat. Yun ang sasabihin nila sa'yo. But kung gusto mong mapabilis ang process, kailangan mong makipag-communicate both sides. Sa iyong employer at sa agency, mangungulit ka. Huwag mong hayaang nakatenga ka lang ng isang araw, dalawang araw sa bahay niyo. Kailangan mangulit ka kung ano ng status ng application mo. Kasi at the end of the day, baka antay ka lang ng antay, hindi pala napaprocess yung documents mo. So yun na nga po. Once po yung medical results ay lumabas at saka fit po siya, fit to work, so kukontakin nyo na po yung employer nyo na ready for QVC appointment na po kayo. And after that, yung employer nyo is mag-waiting po siya ng confirmation mula sa agency na good for QVC booking na po kayo. So after that, yung employer nyo magbubook po ng QVC appointment and then ipo-forward niya po sa email nyo. And then yung meron po dong appointment letter na ipiprint nyo, ipiprint nyo po yun kasi papakita nyo po yun sa QVC Center, sa QVC. And then after that, ang kailangan nyo pong ipakita sa QVC is yung passport, original passport, valid for 6 months, at saka yung school credentials na DFA authenticated po siya. But then, nung time ko po, ang hinanap lang po sa akin is yung passport. Yung DFA po na authenticated school credentials, hindi na po nila hinanap. But then, just make sure na dalhin nyo na lang po lahat po ng requirements nyo para hindi na po kayo mahassle. Tsaka yun na nga po, dapat po on time po kayo pumunta ng QVC. Kasi pag na-late lang po kayo ng 1 minute or kahit na ilang segundo, hindi na po kayo papapasukin. For example, yung appointment mo is 2 o'clock in the afternoon. So kailangan po mga 15 minutes before your appointment na doon ka na po, nakapila ka na po doon sa loob po ng QVC sa may guard. Kasi meron po doon mag-check na guard, i-verify niya po yung pangalan niyo kung nandun po kayo sa list po ng mga applicant. At saka yun po, kapag nakapasok na po kayo sa QVC, i-freeze po kayo ng guard, i-check po kayo lahat kung may mga dala po kayong mga recorded materials. Yung cellphone po is iniiwan po yun sa locker kasi meron po doon locker at saka meron po silang baggage counter. Dati po wala pong ganun, pero ngayon meron na. Kaya hindi nila, minsan hindi nila ina-advise yung mga applicant na magdala ng backpack.
Pero hindi naman po maiiwasan kasi usually, yung mga napupunta na QVC as may nasa province pa. Meron po akong nakilala doon mga galing pa ng Davao, Nueva Ecija, Cebu, Bacolod. Kasi ang QVC ay nasa Metro Manila pa lang. Wala pa pong satellite po sa iba't ibang bahagi ng bansa ng Pilipinas. Wala pa po siya sa province. Kaya yung QVC po ay nasa Metro ng Manila lang po siya na ma-locate po sa SM Mall of Asia. Pero hindi po siya nasa loob. Nasa labas po siya. Katabing isang compound po siya ng Mall of Asia. Sa tabi po siya ng SMX Convention Hall. Doon po meron po sa may isang building po doon na malaki. Yung sa bandang seaside. Sa may hilid po, sa may likod banda, malapit po sa may simbahan. Actually, madali lang pong hanapin yung ano, yung QVC. Nasa side lang naman po yun na makikita nyo na agad. Okay, back to our topic. Pag nakapasok na po kayo din sa QVC, sa QATAR Visa Center, dediretso na po kayo doon sa reception. So, yung reception, hahanapin po yung appointment letter nyo at saka yung passport. And then, tatanungin niyo po kayo kung gusto niyo pong mag-avail ng lunch fee. Yung lunch fee po is it will cost 1,720 pesos. So, nasasayo na po yun kung gusto mo pong mag-avail ng lunch fee. Pero in fairness po, yung lunch fee nila is sulit na sulit po kasi separate po kayo dun sa mga hindi po nag-avail ng lunch fee at saka yung kumuha ng lunch fee. Separate po yung area po nun. Yung lunch fee, napaka-comfortable po niya. Merong sofa at saka merong naka-dalawang monitor na plasma para ma-monitor niyo po yung queue number, kung anong number na po. Pero once po nag-avail po kayo ng lunch fee, yung po yung L-O-U-N-G-E, lunch fee. Pag nag-avail po kayo na, is magiging priority po kayo nila. Yun nga po, kung gusto niyo nga po mag-avail ng lunch fee, kayo po ang kanilang priority, unlike po dun sa hindi nag-avail. Kasi yung mga hindi nag-avail, waiting pa po sila dun sa may waiting area. So once po nag-avail po kayo sa lunch fee, sa service lunch, papupuntahin po kayo dun habang nag-aantay po kayo ng inyong queue. But then, habang nag-aantay, bibigyan po ko nila kayo ng mamon at saka ng water. Yun po ay sa, kumbaga parang kasama po doon sa binayaran yung 1,720. And after that, wala pang isang minuto or dalawang minuto, tatawagin na kayo. So yung mga nauna sa'yo hindi kumuha ng nagbayad ng lunch is mauunahan mo pa. So after that, magpuproceed ka sa isa sa mga biometric booth. Doon po kayo mag-e-enroll ng biometric booth at saka magsa-signing of contract. So, mabilis lang po yun. After po ng biometric at saka ng signing of contract, papabalikin po ulit kayo doon sa lunch area to wait. Tatawagin po kayo para sa inyong pong medical. And after that, after how many minutes, mabilis lang yun. Wala pang mga 10 to 15 minutes ang waiting nyo, medical na kayo. So, after nyo mag-medical, i-verify po yun for registration. Kasi magkaiba po yung data nila eh. Magkaiba po yung server ng kanilang computer. Sa biometric enrollment, sa contract, at saka po doon sa medical. So after po noon, pagpunta nyo po doon sa medical area, magre-register po kayo doon. I-re-register nyo po yung pangalan nyo and everything. Lahat po ng details. So after that, proceed po kayo sa my nursing station. Doon po gagawin po lahat. Yung titimbangin, kukunan po ng dugo, yung blood extraction, at saka i-BP, at saka yung eye test kung may sira yung mata or malabo. So after that, pag nakuha na po kayo ng dugo, actually sabi nila may fasting daw, pero nagtaka ako kasi habang nag-aantay po ako dun sa lunch area, binigyan na nila ako ng water at saka ng mamon, which is ibig sabihin pwede palang kumain. Pero yung ginawa ko ng time na yun is nag-fasting ako ng ilang oras. My God, gutom na gutom po ako nung time na yun. Kaya nung binigyan nila ako ng food, so pumasok agad sa isip ko na pwede palang kumain. Pati nila sinabi, pati nila in-advise. Pero usually, doon sa appointment letter, nakalagay doon, is
eat usually prior to your commitment, prior to your appointment, yun po yung nakalagay. So hindi naman po nakalagay na dapat po mag-fasting po kayo ng ilang oras. Pero para po ako sa inyo, para hindi po magkaroon ng problem po sa medical nyo, is mag-fasting na lang po kayo para to make sure na wala pong sablay. Yun nga po. And after that po, papabalikin po ulit kayo sa labas para mag-antay for physical exam. Yung physical exam, mabilis lang. Paghuhubarin lang kayo. Titingnan yung harap at saka likod. Then, tatanong ng mga ilang katanungan kung may allergy kayo sa ganyan, sa ganito, kung may previous kayo, illness kayo, medication, or ganun. Ganun lang pa yung mga tanong doon sa physical exam. Then, after that, palalabasin kayo, pupusid po kayo sa x-ray. At saka doon po sa x-ray, doon po marami nagkakaproblema sa x-ray. Kasi minsan, mali po yung angulo. Pag sinabing deep breath, hingang malalim, pigil ng hinga, is humihinga po sila. Kaya minsan, yung mga ibang mga applicant is nagkakaproblema po sa x-ray at nagre-repeat x-ray sila. At saka ito pa pala mga kapagsya, maganda po sa pag-a-avail ng lunch fee na 1,720. After nyo pong ma-x-ray, mag-aantay po kayo ng 30 minutes or 1 hour. Malalaman nyo na po ng result ng x-ray nyo kung may problema ba o wala. So, pag nag-avail po kayo ng 1,720, after 1 hour, malalaman nyo na po yung result. Kung pass po kayo sa x-ray o hindi. Kasi pag hindi po kayo nag-avail, mag-aantay po kayo ng kanilang message. Ite-text po nila kayo kung babalik ba kayo para sa repeat x-ray or something, or kung may problema po ba sa medical. So, 2 to 3 days po yung result po nun. So, yung sa akin, wala naman pong problema. So, thanks God. Kasi, successful po yung QVC ko. Isang one-day process lang po ako nun. Actually, nung time na yon, hindi na siya umabot ng one day talaga. So, kumbaga, isang oras, maximum of 2 hours na po yung malalabi niyo po sa QVC. After that, tapos na yung processing nyo para sa QVC. Yun niya kapomski. So, after 2 to 3 days, actually yung sa akin, na-receive ko po yung email ng ministry, 2 days. So, nag-email na po sila sa akin na yung QVC ko, yung medical, at saka yung biomedic is successful. So, ready to print na po yung visa ko. So, nung time na yon, kinonfirm ko na sa employer ko na lumabas na po yung result ng aking medical sa QVC at saka yung visa ko. So, for printing na po yung visa ko that time. So, after that, yung employer mo, babayaran niya yung visa niya, yung visa mo sa Qatar through metrash or walk-in. But I think metrash yung ginagamit ng mga ibang employer para mabayaran yung visa niya. So, pag ganun po, mabilis na lang po yun. Pag na-print out na po yung visa, pag nabayaran na nila yung visa mo, kukontakin ka ng agency para mag-undergo ka ng PDOS. Since ex-abroad ka naman, no need na for seminar. But if you are new para mag-abroad, kailangan mo talaga umattend ng seminar ng PDOS. Kasi yun po yung isa sa mga requirements para sa isang OFW. Ang meaning po ng PDOS ay pre-deployment orientation seminar. So, kailangan po talaga yun. Sa lahat po ng nag-a-abroad, sa lahat po nag-iibang bansa, kailangan po yung PDOS. So, after that po, pag nakapag-PDOS na po kayo, yung agency niya po is ipaprocess niya na po yung inyong exit clearance, which is yung OEC, yung Overseas Employment Certificate. So, yung process ulit po nun is 2 to 3 days. So, after 3 days or within 3 days, ipiprint niya na po yung OEC niyo. And then, ready for schedule na po kayo ng flight. Actually, meron pa sa QVC, merong vaccine. May dalawa. Yung measles at saka yung anti-tetanus. Then, after that, meron pang isang vaccine. Bago kayo ma-issue ng OEC ng agency, kailangan mo po muna magpa-vaccine ng polio. Pero bago kayo magpa-vaccine ng polio, is na-issuehan na kayo ng, I don't know, nag-request na yung agency para sa OEC nyo. So, para sa nang ganon is on process na yung OEC nyo. So, nag-radan na siya. So, kinabukasan, kung may time ka, punta ka ng Bureau of Quarantine, nandun po yung
anti-polio tetanus. Andun po yung anti-polio vaccine. Sabi ng agency ko, is requirements na daw po siya ngayon, lahat po nang lumalabas ng bansa na mga OFW. So, required daw po talaga kumuha ng vaccine, polio vaccine certificate. Ang bayad po nun is 300 pesos lang naman. Hindi naman po siya ganun kabigat sa pusa. So, ipapakita ko po sa inyo mamaya yung video kung saan po mahahanap po yung QVC. Okay? So hanggang sa susunod po mga kapomski. Thank you po. Thanks for watching. Dito na po tayo sa likod. Malapit na tayo sa simbahan. As you can see, meron pong mga ginagawang buildings. Ayan. Ito po yung teleperformance. Ito po yung building ng NU building po para sa QVC. So, hanapin ko na lang po kung saan po dito yung office. Ang alam ko wala sa ano eh. Wala sa loob, nasa labas ang alam ko noon. Sa gilid. Oh. Ayun no. Ayun mga boxing, isusumpo siya. Wait lang. Hindi na siya mapita. Kailangan lapitan. Ayun, nakita ko na. Nakita ko na po yung ano. Sabi po siya na, ano yun? Alpha Mart. Yung QVC po ay tabi po siya ng Alpha Mart. Madali lang po siyang hanapin. God guys, gutom na ako. Sobrang init. 2 o'clock pa po yung appointment ko. Bawal kumain. Bawal rin uminom kasi may medical. Dito na po kami. Welcome to MOA. Yeah. Ito pa yung Manila Bay.